Good morning mga padi, welcome muli sa aking channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na lang po ako, gagaling ko lang po sa pamamalingki. And nakahanap ako ng pwesto, kaya dito muna ako magdadadal habang walang tao. Simpon ko lang muli mag, magigit siyang nakasangit ko. Gagaling ko yung aking tanga, nandiyan ako ng pangalit. Silong muna ako dito. Mainit na masyado. Putas, wala na tao. Tignan nyo na lang po kung ano ang meron. Tignan nyo dito. Social distancing. Kung anong napapansin nyo. Okay po, lakad na po tayo. Tapos na po ako papalingki. Lakad tayo hanggang dito sa may motor ko. Hindi, uling pa pala. Bibili pa pala ako ng uling. Uling pa pala dito. Okay. Ang social distancing ay napapabayaan na. Medyo maluwag na kayo. Tapos na ako mamalingki. Tingin tayo dito. Ang aking kinatatayuan. Hindi na katulad nung nagsiksikan to dito. Dun sa pinaka checkpoint nila, dahil walang mga quarantine pass, hinuhuli nila, tapos magbabayad ka pa ng 1,000 pesos. So, yung kanina ang nakikita, akala ko nabibidyo ako, akala ko nabibidyohan ko sila. Yung pala, patay yung video ko. Hindi ko pala sila natutukan ng video. Sayang, sabi ko. Pagtingin ko, patay pala yung video ko. Sayang, di ko nakunan yung mga nahuhuli nila. Tapos, di na pinapa-standby doon sa may headquarters nila. Tapos, ayun, dadalhin daw sa barangay, papabayarin ng 1,000 pesos. Yun po ang multa ng walang quarantine pass. Kaya mahalaga pa rin po ngayon yung quarantine pass natin. Huwag po natin isnabin kasi may patakaran po sila na pag walang quarantine pass, suhulihin nila. Tapos magbabayad ka ng 1,000 pesos. Ayun. Kaya mas maganda pa rin yung may quarantine pass kapag ikaw ay lalabas. Isa pong paalala na mahigpit nila. Kaya yun po ang patakaran nila dito sa barangay. Huwag po natin isnabin ang ano nila. Okay, sandali lang po mga pari. May paparking sa pinaparking po. Okay. Kukuha po ako ng oregano pang lagay sa ano namin, sa baka. Pinang lalagay namin sa baka, oregano. Oregano. Tapos tanglad. Kukuha ko ng tanglad. Ang dami kasi oregano.
Tanglad, dito tayong tanglad. May mga tanim din dito, mais. Oo. Kukunan ko na yung tanglad ko panglagay sa baka. Ayan. Kukunan ko na siya. Yan, daming talbos ng kamuti. Itong oregano, may ito pala. Palitan natin yung maganda. Masarap yung oregano sa baka. Nawawala yung lansa ng baka. Ito pinanglalagay namin. Kaso may mga kuan ng piliin ko na lang yung madumi. Ito po. Oh, oregano tapos tanglad. Ayan po, nilagang baka. Tapos lalagyan namin na oregano. Tapos tanglad. Yan ang ano namin. Nabili ko sa pamamalingki ngayong umaga na ito. Po. Tingnan natin. Yan ang baka. Ito po, ito pong oregano. Ito pong oregano, kasi ang misis ko taga Bohol. Kaya sabi niya masarap daw yung baka na may oregano, kaya lalagyan namin. Yan. Yon, nilagyan ko na po. Ito namang tanglad. Samar naman ang may paborito nito. Kaya ito, taga Samar naman ako, pinaghalo namin ang Samar at saka Bohol. Yeah, tingnan natin kung anong lasa. Pero talaga masarap. Mabango yung oregano, mabango rin yung tanglad. Masarap siya. Okay, sige, ito na po. Yeah, halo ko na po ang bigat pala. Yan. Yan po ang baka na saka oregano. Masarap kasi yung may luya na kuan na pagsasabaw. Yan ang hinahanap-hanap ko sa mga restaurant pag nag-ano din sila ng kuan. Gusto ko yung may amoy ng tanglad at saka oregano. Diyan ako nakakain ng maayos. Ngayon, konti pa yung tubig, gayong sabaw, dadagdagan ko. Dagdagan ko konti. Hindi na. Sige, pwede na yan. Okay. Sasalan ko na. Ayan po mga padi. Kain na po tayo. Ito na po yung nilagang baka. Kakain na po kami. Yan. Okay po. Halika na. Kain na po tayo.
kain na po kami.